Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Ate Yengski Vlog at kay JC Gaming Channel. Thank you nga pala sa request nyo. Ito, gagawa na natin ng tutorial ang inyong request. And syempre, kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, subscribe, and syempre, i-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ayan guys, mag-start na tayo. So, ito yung unang application na ginagamit ko, which is the Canva. So, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. I-search nyo lang Canva. So, dalawang application yung ginagamit ko, Canva and PicsArt. So, yung PicsArt naman is usually yun yung ginagamit ng mga nag-i-edit. Mas gamay sila sa PicsArt. So, meron lang talaga mga ibang application na pwede natin gamitin sa pag-i-edit. So, ito nga yung isa, Canva. So, i-search lang natin siya sa Play Store. Ito yung picture niya. Ayan. Kapag na-search nyo siya na siya, ayan, so ito yung lalabas dyan, Canva. So, ayan, maraming design na pwede kang pagpilian dyan. So, kapag mag-i-edit tayo ng ating mga YouTube thumbnail, i-search lang natin dito, YouTube thumbnail, ayan, so, ayan, yan yung nakalagay, YouTube thumbnail. So, ayan yung mga design niya. So, may mga maraming free dito. Ayan. So, yung iba merong bayad. So, syempre, marami namang free. Ayan, may pagpipilian kayo dyan. Ayan. So, yung sobrang ganda talaga niya. So, kailangan nyo magbayad. So, syempre, pili nyo yung free. Ayan. So, marami kayong pagpipilian dyan. Ang ginagawa ko kasi, kumukuha ako dito ng design. And then, isa-save ko siya and then ko siya i-edit sa PicsArt. Kasi dun sa PicsArt, merong cutout. At saka merong mga lettering na pwede kang pagpilian. Kasi dito, konti lang. So, yan. Ganun ang ginagawa ko. Isa-save ko yung design dito and then punta ko ng PicsArt. So, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagamitin tong Canva. So, for example, ito yung gagawin natin. Ayan. So, kung gusto nyo i-delete yung mga nasa loob ng design niya, ayan, i-touch nyo lang. Halimbawa, i-delete natin tong my painting process. Ayan, so, i-touch nyo lang and then may makikita kayo dun sa taas na delete. Ayan, so, nawala na yung lettering niya. So, ang gagawin nga natin is, try natin mag-edit dito. So, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Pwede nyo yung i-adjust, depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay, kung ang design niya dito, ayan, depende sa inyo. Pwede nyo yung igalaw-galaw kung saan kayo mas komportable sa design. Ayan, pwede yan. Ayan, and then i-adjust lang natin to. So, ayan. So, pwede kayo mag-edit dito. Ayan, so, ito, touch nyo lang tong cross. And then, may nakalagay dito na text. Ayan, so, add some text of your own. So, ito ilalagay natin. For example, gawa tayo ng... Ayan, so, delete natin. Lagay natin, how I edit my YouTube thumbnail. Ayan. So, ayan yung ilalagay ko. And then, check. And then, meron ditong font. Ayan. Kayo na yung mamimili ng font kung anong gusto yung font. So, pagpalagay na lang muna natin. Ayan. So, ayan. May, and then, meron siya ditong spacing. Ayan. Depende sa inyo kung ayan. Kung ganun yung ilalagay nyo. Ayan. So, ayan, nakapaglagay na ako. And then, dun ko lalagyan ng... So, ayan, merong spacing. And then, ito yung color niya. Depende sa inyo kung anong gustong color na ilagay. Ayan, green, red, blue. Ayan, depende sa inyo. Kayo na yung mamimili. So, ayan lang yun na try natin. Yellow. And then, green. So, green ang ilagay natin. And then, pwede nyo siyang lagyan ng blending. Depende sa inyo. Ito lang. Punta lang kayo dito sa cross. Ayan, pwede nyo siyang lagyan ng ibang kulay. Ayan, so kayo na yung maglalagay kung anong gusto nyong kulay. Ayan, so i-check nyo lang. Ayan, kapag okay na, kapag nakakuha na kayo ng design, pwede naman kayo dito na rin mag-edit. Pero kasi ako, ang ginagawa ko, pumunta ko sa PicsArt kasi mas maganda yung pictures doon sa PicsArt kasi may cutout nga doon gaya ng picture na pwede kong i-cut. Pwede siya. So ayan, kapag nakakuha na kayo ng design, i-save nyo lang siya.
So, i-check nyo lang dito. Check. Ayan. So, okay na. And then, save. Ayan. Preparing your design. Ibig sabihin, nakasave na yan. Automatic na yan na nakasave. So, ayan. Success. Ayan. So, okay na. Guys, pumunta na tayo sa pangalawang application na ginagamit ko, which is the PixArt. So, alam ko meron marami nang gumagamit ng PixArt. So, ituturo ko lang kung paano ako mag-edit kasi yung ibang nag-request hindi nila alam kung paano gumamit ng PixArt. So, mag-start na tayo. Punta tayo ng PixArt. Ayan, nag-download lang kayo sa Play Store. So, PixArt. So, ayan, click nyo lang yung cross na nasa gitna. And then, hanapin natin yung kinuha natin sa Canva. Ayan, ito siya. Ito yung kinuha natin sa Canva. So, meron na dyang edit. Meron na ako dito ang title na How I Edit My YouTube Thumbnail. So, lagyan na lang natin ng picture. Kasi nga dun sa Canva is wala siyang ano, cut out. So, lagyan natin. Yan. And then, cut out. Person. Madali lang naman gamitin ng PixArt. So, ayan. Kapag merong part na hindi nalagyan, i-zoom lang natin and then restore. Yan, save. And then, ayan na. Meron na tayong picture and then baligtad natin. Kasi yun ang doon natin ituturo. So, ayan. Ayan, ayan yung design na kinuha natin sa Canva. Tuturo ko rin kung paano ko gumamit ng PixArt. Yan. So, ayan, ganun lang kadali kapag dun ka kumuha ng design sa Canva. So, isave lang natin. Ayan. So, dito, save. Ayan. And then, punta na tayo dito sa PixArt. So, ganito ako mag-edit ng aking thumbnail dito sa PixArt. So, kung napapansin nyo ang color ng aking mga thumbnail is color orange. Ano ba to? Orange ba? Ayan. So, kung ano ba yung orange ba yan or yellow orange. Ayan. So, piliin lang natin yung size na YouTube. Ayan. And then, kuha na tayo ng picture. Ayan. So, picture. So, itong isa pala. Ayan na lang. So, ayan. And then, cut out again. Person. Ayan, so, i-zoom natin kasi meron siyang part na hindi nalagyan ng red. Kasi kapag naka-red siya, ibig sabihin na yun yung cut-out na part ng picture na makakat. Ayan, so, okay. And then, naglalagay ako ng borderline. So, white lagi ang nilalagay kong borderline. So, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Kasi halos lahat ng mga edit, mga thumbnail ko ay may merong nasa na ba ako, ayan, so okay na. And then type na natin yung title, so dito lang tayo sa text. And then how I edit my, ayan, so ayan na. Ayan. So, meron ditong mga pagpipilian na font. Ayan. So, slide scroll nyo lang. So, ito palagi yung ginagamit kong font. Ayan. So, touch lang natin. Ayan. How I edit. Ayan. And then, color. Ayan.
So, yan lang yung ginagamit kong color. Ayan. And then, lagyan natin ng stroke. So, black. Depende sa inyo kung gusto nyo white. Or kayo mamimili kayo dito sa gilid kung anong gusto nyo stroke. So, ayan. Ang ginamit kong stroke is black. And then, lagyan natin ng shadow. So, ilagay lang natin ng shadow. Kasi, ang pinaka-shadow ko is black lang. How I edit my... Kung gusto nyo ng sticker na YouTube logo. So, search lang natin dito. YouTube logo. Ayan, may lalabit dyan na YouTube logo. Saan na yan? YouTube logo. Ayan. So, ito siya. And then, lagay natin dito. Ayan. How I edit my YouTube. Ayan. How I edit my YouTube. So, text ulit tayo. Thumbnail. Ayan. And then, touch lang natin dito. Ayan. How I edit my thumbnail. So, ayan. Nakagawa na tayo. And then, hindi ko na siya lalagyan ng color. So, white lang yung ilalagay ko. And then, lalagyan ko lang siya ng stroke. Ayan. How I edit my thumbnail. So, ayan. And then, lagyan natin ng shadow. Ayan. Ayan, okay na. And then, lagyan natin yung dalawang application na gagamitin ko. So, sticker. And then, i-type lang natin ang Canva. Canva. So, may lalabas dyan na Canva. So, ito siya, letter C. Ayan. And then, lagay na natin dyan. And then, yung PixArt. Another application, PixArt. Type lang natin. PixArt logo. Ayan. So, andito na siya. Ayan. So, lagay lang natin dito ang PixArt. So, ayan. Ganun lang kadali mag-edit sa PixArt. Ayan. So, lagyan natin ng arrow. Ayan. So, arrow. So, ayan. Ayan lang. Ganun lang kadali mag-edit. So, ayan na yung ginawa kong thumbnail. So, ayan. Sana nakahelp ako sa inyo. Ayan. So, kung gusto nyo lagyan siya ng lens flare, ayan. Depende sa inyo. Lagyan natin dito ng lens flare ang YouTube. Ayan, dyan. Para medyo clear. Ayan. Kung gusto nyo lagyan ng butterfly, ayan. Depende sa inyo. Search nyo lang dito sa sticker. Itap nyo lang yung sticker. And then, dito, maglagay kayo dyan kung anong gusto nyo i-search. Ayan, halimbawa, butterfly. Ayan, ganun lang kadali. So, ayan, guys. Ayan yung application na ginagamit ko. So, i-save lang natin. So, diba, ayan, malinis siya. So, isang color lang kasi yung ginagamit ko sa aking mga YouTube thumbnail. So, ayan, i-save na natin siya. Ayan, save. Ayan, oh, so ayan yung application na ginagamit ko. So, punta tayo dun sa ating, sa aking YouTube. So, kung napapansin nyo, isang kulay lang ang ginagamit ko sa aking mga YouTube thumbnail. Ayan. So, ayan, kung napapansin nyo, kulay orange lang siya. Orange ba yan? Yellow-orange siya tayo. Yan, yellow-orange. Isang kulay lang. Di ba mas maganda tingnan kung isang color lang? Kasi, yung iba kasing mga viewers, dun sila tumitingin sa thumbnail kung talagang pang pinaghirapan yung paggagawa ng thumbnail. Ayan, so, halos lahat ng mga YouTube thumbnail ko is kulay yellow-orange. Ayan, so, ayan guys. Diba kulay yellow-orange lang siya. So, yan lang yung ginagamit ko. Ayan. So, mapapansin nyo, mas maganda naman talaga tingnan pag isang kulay lang. So, ayan. Sana nakahelp ako sa inyo, guys. Thank you, Ate Yengski Vlog and JC Gaming sa pag-request ng application na ginagamit ko. So, ayan. Ayan. Kung nagustuhan mo yung video ko, bigyan mo ka ng like, syempre comment, and man, mag-subscribe ka na rin. And syempre, hit mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ayan guys, sana samahan nyo pa ako sa susunod na mga tutorial ko. Ayan guys, thank you and God bless.
With